Pagdating ng bear months, it can reach up to 300 or even up to 400 thousand in just 1 month. But that is even a conservative estimate. Pinaghahandaan na ng Baguio Tourism Council at ng mga accommodation establishment sa Baguio City ang pagdagsa ng mga turista ngayong holiday season. Ayon kay Baguio Tourism Officer Alec Mapalo, nasa 1,000 na ang mga registered tourism establishment sa lungsod. Bukod pa rito ang mga rehistradong transient homes. Nagpulong na rin ang Baguio Tourism Council kabilang na ang mga hotel, restaurant, transient owners at iba pa upang mapag-usapan ang mga concerns kaugnay ng turismo sa lungsod. We always say the city cannot solve all the problems. Baka there might be bright ideas, especially may mga creatives tayo dyan, to recommend also solutions and how to address those issues na sila rin nakita nila. Sa mga nakalipas na buwan kung saan panahon pa ng tag-ulan, nag-a-average sa 150,000 ang mga turistang nakarehistro sa Visita app. At ngayong panahon na ng amihan, asahan na madaragdagan pa ito dahil mas masarap umakyat sa City of Pines upang maranasan ang malamig na klima. Sa dami ng umaakyat na turista sa Baguio City, kabilang sa mga suliranin ngayon ng mga accommodating establishments ang kumpetensya sa mga hindi rehistradong panuluyan. Nagtataka kami, paano nagkakaroon ng ganun rate, 250-350? Kaya minsan hirap kami i-market. Pagka nag-book naman yung mga guys sa 250-350, saka naman sila mag-inform sa group sa Facebook na na-scam pala sila. Mahirap po mamaki pag-compete, lalo na ko sobrang baraters po yung mga guys. Siyempre, kung paano mo naman po sila makikip, paano mo mamimit naman yung ano nila, expectation ng mga guests. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na nakikipag-ugnayan na ito sa City Permits and Licensing Office upang muling makapagsagawa ng inspeksyon at pagbibigay ng warning o pagpapasara ng mga kolorum o illegal accommodations. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.